Mga idol, dahil nga sa pagkakabaon ng Phoenix Suns sa 0-2 laban sa Minnesota Timberwolves, may ilang mga NBA analyst na ang nagsabi na ang tunay talaga na problema ng kanilang team ay ang kakulangan ng legit na point guard. Bagamat man pinagtutulungan na nina Bradley Beal at Devin Booker ang posisyon na ito sa nakalipas na 2 laro, hindi rin naman sila nagiging epektibo laban sa Minnesota Timberwolves. Kaya dahil nga sa napakalaking problema na ito ng Phoenix Suns, isinuggest na ng dating NBA player na si Chandler Parsons na kailangan na nga po ng kanilang team na gumawa ng adjustment o pagbabago sa rotation at lineup upang manalo sila, at magagawa nga nila yan kung sakasakali mang gamitin na si Isaiah Thomas bilang kanilang bagong starting point guard. Bagamat man napakagaling na score sina Durant, Booker at Beal, kailangan para naman nga nila ng isang point guard na siyang mag-set ng play para sa kanila. Kitang-kita ninyo na puro isolation nga parati ang ginagawa ng Suns sa nakalipas na laro, kaya halos hindi man lang umiikot ng mas maayos ang bola at nagiging madali para sa Minnesota na depensahan sila. Pero kung gagawin nga nila si Isaiah Thomas bilang point guard, starting point guard, magkakaroon sila ng mas maraming option sa kanilang opensa. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan, bago pa magsimula ang playoffs, mismong si Jaylen Brown na ang nagsabi sa media na sigurado nga po na dodominahin nila ang lahat ng kanilang makakalaban since wala rin naman silang weakness sa kanilang lineup. Sa katunayan, simula nga po sa kanilang starter hanggang sa bench, meron nga silang mga players na sobrang mapagkakatiwalaan sa opensa na kayang magtala ng malaking puntos, at pagdating sa depensa, kayang pigilan ng best player. Kaya di na nga nakapagtataka bakit simula pa lang nang malaman ng kanilang team na ang Miami Heat na walang Jimmy Butler ang kanilang makakatapat, marami nga po ang nagsabi na wawalisin o E4-0 na nga daw ito. Ngunit hindi nga inaasahan, bigla na lamang nga pong nananahimik ngayon ang mga fans ng Boston Celtics. Maging ang kanilang superstar si Jaylen Brown, aminado sa media, hindi nga daw talaga nila dapat maliitin ang Miami. Gayong kahit man undermanned o pilay ang lineup nila ngayon, kayang-kayang makagawa ni Coach Eric Spoelstra ng paraan para manalo kahit gaano mang kalakas ang katapat nito. Yes, mga idol, kinain ni Jaylen Brown ang kanyang mga sinabi noon since napatunayan na nga ng Miami Heat na meron pa rin talagang kahinaan at beatable pa rin ang Boston kahit man best team sila. Sa kabilang banda, matapos nga po ang sobrang nakakadismayang talo ng Lakers sa Game 2 at pagkakabaon nila sa 0-2 laban sa Denver, puro nga pambabatikos ang kanilang natanggap mula sa mga fans. Kaya sa pagbabalik nga po ng Lakers sa kanilang bahay o home court, pagkakataon na upang makabawi. Pero hindi rin naman ito magiging madali para sa kanila since itinuturing yan bilang do or die game, dahil kapag natalo sila dito, sigurado nga po na mababaon na sila sa 0-3 at magtatapos na ang serye. At gaya nga ng inasahan, gumawa nga agad ang Lakers ng adjustment sa simula ng kanilang laro sa paglagay nila kay LeBron James bilang primary playmaker at point guard. Ngunit sadyang nasabayan pa rin sila ni Nikola Jokic at Jamal Murray na desperado at ganado ring manalo. Bagamat man nasa kondisyon ng Nuggets, dala na rin ang impressive na pagkapanalo sa Game 2, at gaya nga ng inasahan, umarangkada na naman sila sa second half. Napakagandang adjustment na naman ang ginawa ni Coach Mike Malone. 3-0, again mukhang history repeat itself muli para sa Los Angeles Lakers. Literal, napatulala na lamang si Coach Darvin Ham ng walang ginagawang rotation. So that's it, mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mga idol, sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA playoffs. Syempre, bisitahin nyo na at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV.